today for ito kami sa Dinadiwan Aurora. So pag malapit na lang ito papuntang Quirino. Ang destination namin ngayon ay Santa Ana. So nadaan na ng Quirino, picture-picture ng konti, tapos Isabela, Togegerao, and Santa Ana. Tatay and si Kali tulog pa. Ito na ako ng mixed veggies, tapos ito ay fish tofu and fried chicken. Masarap naman ang tulog namin dito. Ito na. Sunrise. Morning. What a beautiful day today. Wala naman so far so good. Kahapon na yung ambon-ambon. Ngayon wala na. Safe na siya. Ngayon hindi na siya ganun ka. Lakas din yung alon compared kahapon. Meron pupuntahan dun sa Quirino, sa landigan viewpoint. Pero out of way na kasi siya. So baka wala kami oras. Pabalikan na lang natin siya. Ang cute niya, matulog talaga. Nasisiksik siya. Cute naman. What a beautiful day. What a beautiful sunrise. Isa to sa mga magandang road trip, especially dun sa Pantabangan, San Jose, Pantabangan, Baler Road. Ang ganda niya kasi bundok sa side, bundok sa, para kang pumasok talaga sa looban ng bundok, tapos zigzag, uphill, downhill, tapos zigzag. So dito naman sa Baler to kasi gura naman siya, dagat naman sa side, coastal area. Tapos pero dito mas matinding zigzag. Ngayon hindi ko nakita na naman sa map ang papuntang Quirino. Another zigzag road na naman. So si tate ay, at alam mo ba kung bakit kami nag road trip? Kasi yung si Gypsy, magto 2 years na siya, 7,000 kilometer pa lang siya. And ito ay, ano na namin to, practice sa pagdadrive. So, first time long drive, first time ni tatay na yung mapapractice ang kanyang uphill, downhill, the drive. So, yun. Thank you, Jesus. Thank you for this day. Thank you. What a beautiful day. What a beautiful sunrise. Luto na lang din pagkain natin. And then, that's it. Tulog pa lang si Kali. Habang nag-transfer ng files, let's eat! Kailangang hugasan na din lahat na dapat hugasan. Pack na ng mga gamit habang aming munting kalikasan, mahinding ang tulog. Before kami alis, 7:25 AM, nakapack na kami ng things. Si Kali tulog pa rin. So before kami aalis, kailangan ko munang pakita sa inyong place. Palawak siya. Tapos ngayon hindi na siya ganun ka malakas ang wave katulad kahapon. White sand, pwede kayo mag-volleyball dyan. Ang tawag ng resort, ang pangalan ng resort ay Wizard Resort. Pin siguro namin siya sa Google Map para mas, para kung nandito kayo along the way, pwede kayo dito mag-camp. So pwede din kayo mag-car camping siguro dito sa area na to, sa harapan, dun sa area to. Meron silang CR, meron silang tubig, and mura lang sila, 100 pesos. Day tour, 200, overnight, 500 pesos na cottage, may bed na dyan. Sa amin naman, ano lang talaga, floor, doon kami sa floor natulog. Kami naghugas, deep well ang tubig nila, ang CR nila, nandun. Ito yun sa ilalim ng bed ni Kali. Ito yung ginagawa kong bed niya. Bye-bye! Dahil takot ako sa uphill road, tinanong ko na si Ate Eva sa road condition. Kapag papunta ka dito, before park, kaya kapag papunta ka doon, for pollution naman. Ah, di salamat naman. Mm. Pero yung paakyat hanggang sa 10 kilometers, medyo paakyat yan. Ah, okay. Pero maganda ang view.
Ah, sige. Ay, sige, sige, sige. Hello guys, punta po kayo dito sa Wizard Resort. Matatagpuan po ito sa Barangay Dinadyawan, Dipaculao, Aurora. Hanapin nyo lang po ako, Ate Eva, 0948-77830. Salamat. Meron siyang tindahan dito. Meron pa pala sila doon sa gilid. So pwede talaga kayo mag-camping dyan, no? Service ni Cardo Dalisay, si Coco. Oo. Last time nandito sila, yung mga car-racer naman sila, taga Cebu pa. Ito ang type nila kasi naipapasok nila. Oo! Oh, message na si ma'am! Bye-bye! Babay-babay map talaga. Off we go! Off we go to Quirino! In the name of the Father Jesus, thank you for this day. Thank you for this dream come true, Lord. Your will always be done. Amen. 8 o'clock. Let's go to Quirino. So sabi ni ate, may tadaanan daw dito na pataas. Tapos mahabang palusong pero maganda ang view. Tapos expect talaga dito na zigzag. Bye bye ma'am, thank you so much. Hirap kami lumabas. Okay, ako muna. Hala, nabalahaw kami. Nabalahaw kami. Sining! Hindi kami makalabas. Ah, bye-bye! Thank you so much! Naglaman nabalahaw pa kami. It's an adventure. From Wizard Resort, Dipaculao Aurora to Santiago, Isabela ang target destination natin ngayon. At biglang nakita namin tong spot. Para ang sarap dito mag-car camping. Ay, pabalikan ka namin talaga din na Jawan. Kung hindi lang talaga kami stranded. Bridge, tabi-tabi na ang mga resorts na feeling ko, pwede kayong mag-car camping. After ng Dinadyawan proper, start na ng gradual uphill road. 113 kilometers total distance, 2 hours and 39 minutes travel time. Buckle up and enjoy the scenic mountainous road of Cordon-Diffun-Maddela-Aurora Road. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Step back to see the truth.
Eto, nag-i-enjoy sa mala zigzag uphill road. Natulala sa magandang tanawin ng paligid. Eto na yung totoong akyat bundok drive. Lalawigan na matatagpuan sa Region 2, isang landlocked province na papalibutan ng Aurora sa Timog Kanluran, Nova Vizcaya sa Kanluran at Isabela sa Hilaga. Meron siyang anim na bayan, Nagtipunan, Maddela, Aglipay, Cabarugues, Saguday, and Diffun, ang bayan na malapit sa Isabela. Quirino, the road less traveled dahil sa may kalayuan at kailangan sa diin puntahan ay may punong-puno ng natural attractions. Pagmangkaling ng Aurora, Nagtipunan ang unang mong madadaanan. Sa Nagtipunan, dito mo makita ang Landingan Viewpoint, Binminar Rock Formation, Magdol Falls and Bridge, Satan Nature Park, and Diamond Cave. Maddela, ang bayan na napuntahan ko noong 2013, Chasing Waterfalls naman ang pinagmamalaki nila katulad ng Maddela, Intik, and Jose Ancheta Falls. And syempre, the famous Governor's Rapid. Kung ang bayan ng Maddela ay Chasing Waterfalls, ang bayan naman ng Aglipay ay punong-puno ng cave. Gusto nyo mag-overnate dito, pwede kayo mag-camp sa Aglipay Cave and Campsite. Cabarugues, ang capital ng Quirino. Dito makikita ang provincial capital at museum. And Diffun, dito makikita ang Nagbukel Cave. Pwede din kayo mag-camp sa Bagdas Nature Park and Campsite. Pero since tayo ay stranded na isang araw, hanggang road trip na lang tayo. Enjoy the zigzag, uphill and downhill roads of Quirino. Akala ko si Aurora ang may nakakatakot na daan. Si Quirino pala ang mas may maraming zigzag, akyat at babang daan. But despite the road condition, isa ito sa may pinakamagandang tanawin na nakita ko. Maganda ang daan at malamig. Sariwang-sariwa ang hangin. And I highly recommend daanan nyo to. Mas marami ka lang mababasa na Beware of Falling Rocks Road Sign.
exactly 1 hour and 30 minutes pagkalampas ng Nagtipunan, nandito na tayo sa Kapatagan. Welcome to Maddela Public Market. 2013, ang Quirino ay isang dream destination ko. 2022, 9 years after, mas lalo mo pa nabighani ang puso namin. Maraming salamat, Quirino. Hanggang sa muling pagkikita. 9:59, tapos nandito na tayo sa Maddela, Quirino. Sana naramdaman at nadala namin kayo sa malaparaisong kabundukan ng Quirino. Bye-bye, Quirino! Thank you so much. Ang ganda mo! Iniwala namin si tatay doon kasi ayaw niya na magbumaba. So kami na lang babush. Let's go to Isabela. Thank you for watching and see you in our Isabela adventure. Bye-bye.